Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinagpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Tayong lahat ay nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, yung araw na ito ay ginugunitan natin ang kapistahan ni San Mateo, isang apostol at ebanghelista ng ating simbahan. Ngayong araw na ito, ipagdasal natin ang ating mga kapatid na may mga sakit, lalong-lalo na ang nasa mga ospital at sa mga ICU at ang ating mga cancer patients na sana po sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ay sila po ay pagalingin sa kanilang mga sakit. At ngayon mga kapatid, ating alalahanin ang ating mga pagkukulang, ang ating pagkakamali. Tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kahitasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugta niya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubalik ka namin, pinasasalamatan ka sa dakila mo ang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Pahayag ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesus Cristo, na mga
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habag na di namin malirip, minarapat mong hiranging si Apostol San Mateo, kaming tunawangang lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin, ay panggindapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang bawat isa sa ating binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na naguulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong may pangalay Mateo. Nakaupo ito sa pangilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya'y sumagot, "Ang mga may sakit ay nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Muli, magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga din po, Father. Maligayang pagdating dito po sa ating pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Noong isang linggo, narinig natin si Jesus, "Kung sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang tanggihan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Pagkatapos ng isang linggo, muli nating narinig ang tawag na ito, "Sumunod ka sa akin." Ang dalawang simpleng salita na ito mula sa Panginoong Jesus ay nag-udyok kay Mateo na bumangon kaagad sa kanyang upuan sa opisina. Umalis sa kanyang pwesto at sumunod kay Jesus. Nakita ni Mateo na sa mga mata ni Jesus, siya ay mayroong halaga. Binigyan siya ng importansya. Kaya siya'y natutuwa na sumunod sa ating Panginoon. At dahil doon sa kanyang pagsunod, ngayon ang kanyang kapistahan ay ginugunita natin ang kanyang mga ginawa, ang kanyang misyon sa pagsunod kay Jesus. Ngunit ang tanong, bakit kaya kaagad tumugon si Mateo? Alam ninyo, kung ating ilalarawan ngayon, ito si Mateo ay isang BIR commissioner. Pag sinabing BIR na commissioner, taga-singil ng buwis, alams na des. Malakas yan. Powerful. Maimpluensya. At noon, sa kanyang kapanahunan, kapag ikaw ay naniningil ng buwis, ay ang simpatsya niya ay sa mga Romano.
naniningil siya ng sobra-sobra, nagnanakaw siya, at nagpapayaman. Yun si Mateo. Kaya, nang nakita ng mga tao noon na inaanyayahan siya ni Jesus na sumunod, nagtaka silang lahat. Bakit itong gurong ito na si Jesus ay iniimbitahan ng isang makasalanan at nakipagsalo pa siya? Hindi lang sa isang makasalanan, maraming mga kasalanan, may mga makasalanan. Mga kapatid, isa lang ang tugon ni Jesus at narinig natin sa ating pagbasa ngayong umaga. Anong sabi ni Jesus? Ang nangangailangan ng doktor ay ang may sakit. Nakita ni Jesus na kailangan gamutin ang mga makasalanan katulad ni Mateo. At nakita ni Jesus na kapag ang kanyang habag, ang kanyang ipakita, ang mga taong itong makasalanan ay magbabagong buhay. At pinatunayan niyan ni San Mateo. Nagbago siya, sumunod siya, inaalay niya mismo ang kanyang buhay kay Jesus. Mga kapatid, ito ngayon din ang hamon sa atin. Sa modernong panahon, marami sa atin ang napaka-righteous. Kapag may makitang makasalanan na hindi sa ating paningin, sa ating standard, ay hindi kaaya-aya, look down ang pagtingin natin sa taong iyan. Lalong-lalo na kapag ito'y nakita natin na namumuhay siya ng immoral na buhay. Kapag ang taong iyon ay nakita natin na hayaga, nagkakasala, hindi pumapasa sa ating standards. Ngayon, mga kapatid, nagpapaalaala si Jesus sa ating lahat. Tayong lahat ay makasalanan. Kailangan natin nagamutin ng awa at habag ng Panginoon upang ang ating buhay, ang ating pagkakasala ay ating baguhin. At yung lahat ang gusto at ninanais ng Panginoon sa ating lahat. Walang perpekto sa ating lahat. Kaya nga, hindi pwede tayong mapanghusga. Ang mahirap na sakit na gamutin ay ang righteousness. Na sa tingin sa sarili mo, hindi ka makasalanan, ang iba lang makasalanan. Mga immoral yan, mga yan. Ito ang mahirap gamutin. Bakit? Because the person who is saying that he is righteous is a proud person. Hindi niya kailangan ang awa ng Diyos. Hindi niya kailangan sa buhay niya ang presensya ng Diyos. Because he is a proud person. Ngunit, kapag ikaw sa iyong buhay ay may kababaan ka at umaamin ka ng iyong kasalanan sa harapan ng Panginoon, gagamutin ka niya ng kanyang awa at habag. Ito, mga kapatid, ang hamon sa atin ngayong umagang ito. Tingnan natin ang ating mga sarili. Ako ba isang righteous na tao? O umaamin ako ng aking mga kasalanan? Mga kapatid, kapag tayo po ay may kababaang loob na umamin at kailangan natin si Jesus upang tayo ay gamutin ng ating pagkakasala, ginagaya natin, tinutularan natin si San Mateo na nagbagong buhay, inaalay ang sarili at sumunod kay Jesus. Ito ang hamon sa atin sa misang ito. Amen.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang hain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng panalangin at mga alay, ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong maawaing tunghayan ang sambayanan mo na iyong inaaruga at pananampalatayang itinuro ng mga apostol. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at mga apostol sa saligang katuwang ang pagpanatili ng iyong pagmamahal na di nagwawakas kahit kailan. Kaming sambayan mo dito sa daigdig ay ang katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ay tagapagpahiwatig sa pagkakaisa sa tanan iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos ng mga ito, napapuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. O sana sa kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikang bukal, tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, ngayon banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bagyo pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, ipinaghati-hati na yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala, pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kayo minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaisa ni Francisco ang aming Papa at ni Gilbert ang aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahan mo rin na kapatid naming nahimlay na pag-asang sila'y muling mabubuhay. Yun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangdapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal nga Birhen, Maria ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol si San Mateo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo pong lahat. Sa tagubilin na gagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong nating Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Bigyan mo kami
Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming na si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. At ngayon mga kapatid, mabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body of blood of Christ bring us to life everlasting. Thank you.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa galak na katubusan na siyang sanhi ng masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa manunubos upang magkasalo sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong lagi naming tanggapin bilang pagkain, siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal na ngayoy kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala,
sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikatlo, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas. Kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ika-apat, simula po noong September 14 hanggang 22 ay isinasagawa ang nobena at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa ikalima ng hapon araw-araw at ika-anim ng gabi kapag Linggo. Mangyaring magabayan po kayo ng mga hanay ng gawain na makikita sa screen, sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na alas 9 ng umaga. Ito po ay Healing Mass na susundan ng Healing Liturgy. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na natin ang banal na pagdiriwang, humayot kayo taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga din po, Father.